in agriculture and food resumed. Is there any motion from the Honorable Paduano? Sir Chairman, though we suspend the hearing last February 8, just for the record and have a quorum, I move to dispense for the calling of the roll, Mr. Chairman. The committee secretary is hereby ordered to call the roll. Good morning. Our members present this morning are Representative David Suarez, Representative Joseph Paduano, Representative Bong Plaza, Representative Zaldi Villa, Representative Minority Leader Marcelino Libanan, Representative Ron Salo, Representative Yeser Balindong, Representative Dante Garcia, Representative Bong Rivera, Representative Wilter Palma, Representative Arlene Brosas, and Representative Stella Kimbo. Also on Zoom, we are joined by Representative Rosana Ria Vergara, Representative Alfredo Marañon III, Representative Jose Alvarez, Representative Fernando Cabredo, Representative Arnan Panaligan, Representative Emilio Bernardino Yulo, Representative Faustino Ino D. V, Representative Joseph Gilbert Violago, and Representative Wilbert Lee. We have 9 members physically present, Mr. Chair, and 9 on Zoom. We do have a quorum, Mr. Chair. That's how many? We have 21 members present. We only need 17 to declare a quorum. Okay, there being 21 members present in this today's hearing, the chair declares presence of a quorum. So at this point, may I again redirect the committee secretary to acknowledge our resource persons joining us today. Magandang umaga po muli. From the Department of Agriculture, we are joined by Director Glenn F. Panganiban, Director, Bureau of Plant Industry, Mr. Junibert E. Desagun, Director, Agribusiness and Marketing Assistance Service. From the Department of Trade and Industry, Attorney Marimel D. Porciuncola, Director, Fair Trade Enforcement Bureau. From the National Economic Development Authority, Director Reynaldo R. Cancho, Supervising Officer. Department of Finance, Ms. Marites Oliva, Assistant Chief Economic Counselor. From the Department of Justice, we are joined by Attorney Charlie Guhit, Senior Assistant State Prosecutor. From the Philippine Competition Commission, the chairperson is with us, Attorney Michael G. Aguinaldo. From the National Intelligence Coordinating Agency, Assistant Director General Ruth L. Galila and Attorney Rowena M. Acudili. From the Tariff Commission, we have Commissioner Marisa Maricosa Paderon. From the Philippine Statistics Authority, Ms. Divina Gracia Del Prado, Deputy National Statistician, Sectoral Statistics Office. From the Bureau of Customs, Attorney Edward James Dibuco, Deputy Commissioner. From the National Bureau of Investigation, Head Agent Rodante Beru, Chief Anti-Organized and Transnational Crime Division, and Attorney Erickson Don Mercado, Deputy Chief of Staff, Office of the Assistant Director for Investigation. Attorney Rehom Pimentel, Agent, Anti-Organized and Transnational Crime Division. We are also joined by representatives from Katipunan ng mga Samahang Magsisibuyas ng Nueva Ecija, Kasamne. The Vice Chair, Mr. Julius Camaña, and Attorney Mario Benitez. The Local Onion Growers National Economic Trade, LUGNET, Mr. Johnny Legaspi, also from Nueva Ecija. Will Builders, WBI Storage. We have Ms. Kela Ortega, Corporate Secretary, Legal Counsel. We are also joined by farmer representatives or farmers from Nueva Ecija, Mr. Jojo Celestino,
from Barangay Rizal, Bongabon, Nueva Ecija. And also Mr. Efren Alvarez, also a farmer from Bongabon, Nueva Ecija. Samahang Industriya ng Agrikultura, SINAG, Mr. Jason Caingleat, Executive Director. From the Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc., PICAFI, Mr. Fausto is not here with us at this point. We are also joined by Kapaeng Rafael Mariano, President, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, and Ms. Lilia Lea Cruz. That would be all for now, Mr. Chair. Thank you very much, Comsec. So to all our resource persons, maraming salamat po for taking the time to enlighten us on this investigation. Comsec, I think you have missed out someone. Mr. Arnold De La Cruz from Titan Storage is also with us, Mr. Chair. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At this point, we do have the minutes of the previous meeting dated February 8, 2023. We are soliciting for its approval. Is there any motion to dispense with the reading and approval of the same? The Honorable J.J. Suarez is recognized. Mr. Chair, I move that we dispense and we approve the minutes of the previous meeting. I'll second. Any objections? There being none, it has been moved and seconded. The reading of the minutes of the February 8, 2023 meeting is dispensed with, and the same is hereby approved. So before we proceed, the Chair would like to issue a preliminary statement, particularly doing a recap of what had happened and transpired in the previous meeting. So again, good morning. We will continue with the motu proprio inquiry into the possible hoarding and other acts of price manipulation by unscrupulous traders of agricultural commodities, particularly onion and garlic. During the February 8 meeting, the committee was able to determine the following, among others. Number one, that DA, the Bureau of Plant and Industry, monitor stocks and inventory of onion in cold storage warehouses through their Allium monitoring team, and the scope of their monitoring only covers accredited warehouses. They have no data of onion stocks from local traders. Number two, that the Department of Trade and Industry submitted reports of the subtask group on economic intelligence, including the list of entities that were found to have illegally brought in agricultural products to the Bureau of Customs. Number three, that the National Intelligence Coordinating Agency is currently pursuing efforts in investigating cases of agricultural smuggling. Number four, that the Philippine Competition Commission is monitoring the situation and that investigations are still ongoing and the findings will be shared to the committee once ready. And number five, that the NBI has mobilized its Manila-based units and regional and district offices in conducting investigations, law enforcement operations, and case buildup involving agricultural smuggling. During the course of the inquiry, the following points transpired, among others. Number one, the majority leader emphasized the need for accurate data to enable decision makers to make the right decisions. BPI is monitoring a total of 151 cold storages and facilities with a total capacity of 7.3 million metric tons, comparing the figure from a total production of 21 million metric tons. The country indeed lacks cold storage facilities for onion, and yet these cold storages are also being utilized to store other agricultural commodities. Third, BPI's data are coming from the LGUs and are being verified during stakeholders' consultation meetings. Number four, DA's forecasting is said to be inaccurate and the same problem was experienced 9 years ago with garlic. Number five, DA High Value Crops Development Program gathers data through LGUs. The LGUs submit their data to the regional units and then regional units submit to the HVCDP for consolidation. Number six, inconsistencies in data presented seem to create a perfect situation for economic sabotage, such as smuggling and price manipulation. Number seven,
that for 2018-2022, there were 152 cases referred to the Department of Justice, equivalent to a total of 355 counts for anti-agricultural smuggling, a total of 117 cases, equivalent to 347 counts. Number eight, that monitoring of all cold storage facilities, accredited or unaccredited, became mandatory due to food safety. Number nine, Ms. Lilia Lea Cruz, former president of the Vegetable Importer, Exporters, Vendors and Farmers Association of the Philippines Incorporated, or VIEVA, denied all the accusations hurled against her. And 10, that an executive session be scheduled in order for the resource persons to disclose sensitive information. The following recommendations were agreed upon. Number one, to conduct an oversight assessment of the mandate of BPI. Number two, to compel the heads of the concerned agencies to attend physically in today's hearing. Number three, to require the BPI to present updates on supply and demand and submit the following: detailed list of 10, top 10 onion importers, list of importers issued with permits from 2010 onwards, report on the location, capacity of cold storage warehouse under WBI, full and detailed list of cold storage facilities properly categorized, if accredited or not accredited, and report on the ports of entry of the 92,000 metric tons of onion arrivals. Mm-hmm. Number four, for the DA Office of ASEC for Inspectorate and Enforcement to submit a summary of operations, including reports on Morehouse Warehouse. Number five, for NBI and ICA to submit an accomplishment report regarding the investigations undertaken. Number six, for Ms. Cruz to submit the following copies of her farmlands and list of companies under her name. Number seven, for BOC and DOJ to submit reports including status of cases filed under RA 10845, the Anti-Agricultural Smuggling Act. Number eight, for PSA to submit list of traders. And lastly, that all resource persons should be required to attend physically in today's hearing. That being said, we hope that the heads of the concerned agencies are here with us today. We received communications from Director Ricardo De Leon from NICA, Chairperson Marilu Mendoza from the Tariff Commission, USEC Dennis Mapa, PSA head, informing the committee that they have prior commitments which can no longer be rescheduled or canceled. Their representatives are with us who will speak for and their behalf of the agencies. We were also informed that DOF officials are in the Senate for the deliberations of the proposed Maharlika Fund. So as we speak, the following documents have been submitted from PSA: self-sufficiency ratio of onion and garlic from 2011 to 2022, list of establishments engaged in trading of onion and garlic, from NBI, report on the accomplishment and action taken, from DOJ BOC, status of cases under RA 10845, and accomplishment report regarding their investigations undertaken. From DA, supply and demand outlook. From WBI, list of 2,000 depositors. And from BPI, we received copies. And of course, we already received the commitment of Ms. Lea Cruz. We are in receipt of her documents requested in the previous meeting. So again, I just would like to reiterate, seryoso po kami dito sa amin pong hearing na ito. Tulad nga po ng sinabi po ng ating pong speaker, we have to get to the bottom of this. Ang sabi po niya sa kanyang mga salita, if you are not with us, you're against us. If you are not part of the solution, then you are the problem. So yun, maraming salamat po. So before we go ahead and proceed, we do have visitors with a new resource persons joining us today. May I request from the COMSEC to please administer their oath. May we request our resource persons to please rise, raise their right hand, and please repeat after me. Okay na. All resource persons, please. All na.
Yes, may we request all resource persons, also those in Zoom. May we request our resource persons joining us on Zoom to please rise, raise their right hand, and please repeat after me. I, please state your name, do solemnly swear to tell the truth and nothing but the truth. So help me, God. Thank you. Thank you very much, Comsec. So anyway, bago po siguro yung question and answer, we have representatives from the farmers joining us today. At saka po, we have some of the onion traders para mabigyan linaw po yung mga pangyayari rin po nitong nakaraang Pasko. Pwede po ba natin na madinig ang kasamne? We have the vice chair. I'm the counselor. Yes. And only assisting, Your Honor. So may we request our vice chair to speak, Mr. Chair? Yes. Yes, Mr. Julius Tamanya is recognized. Lang umaga po sa ating lahat. Sir, ilapit niyo na lang po yung mic sa inyo para po. Lalo-lalo sa mga miyembrong kumite. Ako po si Julius Camanya, kasalukuyang vice chairman ng Kasamne. Ito po ay matagpuan sa lungsod ng Palayan. Maraming salamat po. Sir Julius, baka ho may kwento niyo sa amin. Kamusta ho ba yung presyo pagbili sa inyo ng sibuyas? At saka po, sige po. Baka may kwento lang, konting kwento lang ho kung ano po mga pangyayari ho nung mula po doon sa inyong pagtatanim, yung inyong cost ng pagtanim po ninyo, yung farm gate price po. Sige lang, tuloy po. At dito po sa amin sa pagsasaka, sa pagtatanim po namin kasi gumagastos po kami ng halos 200 per 50,000 per hectare doon sa aming mga tanim. At yun po, sa kasalukuyan po, ang mga presyo pong mineral po sa lugar namin ay ang yellow granics po ay 65 pesos at ang red grill po ay 100 pesos. Magkano po binili sa inyo ng trader? Sir, yung mga panahon na mga nagdaan, may maganda pa pong presyo nga na kapagbenta ang magsasaka. Eh sa ngayon po sir, medyo bumaba na ng presyo ng konti ang presyo ng sibuyas. So sa madaling salita po, masaya naman po kayo sa naging presyo po. Itong... At sa totoo po talagang medyo naging masaya naman po ang farmers dahil nakapagbenta sila ng medyo mahal eh. Kumbaga, ngayon pala sila nakikinabang eh. Your Honor. Salamat po. Sige po. With the indulgence of the members, the Honorable Dante Marcoleta has been instructed to attend to a very important meeting. We will have to, can we give him the opportunity to, we will give him the opportunity to go ahead and ask his questions. Salamat, Mr. Chair. Mr. Vice Chair, kilala mo ba si Mr. Gaudencio Bartolome? Po. Sila kilala po. Sila po mga dating pamunuan ng sila po yung dating chairman ng Kasamne. Opo. Hindi ba nung si Mr. Bartolome ang chairman, ang nakikipag-negotiate po sa inyong kalakal na sibuyas? Ay si Madam Lilia Cruz. Tama po ba? Mga 2014, 2015, 2016. Tama po. At yung pong Totoo po, hindi. O hindi. Hindi ko po kasi alam yung panila na yan eh. Madam Lilia, kilala mo si Bartolome Gaudencio Bartolome.
Siya yung chairman ng Kasamne. Yes po, Your Honor. Meron kang opisina sa Santa Rosa, di ba? Sa kanto ng Santa Rosa, sa likod ng isang gasolinahan. Natatandaan mo? Yes, Your Honor. Meron akong hawak ng mga cheque na inisyu mo o yung ano mo, yung ahente mo. Pero tumalbog lahat. Your Honors, settled na po ito, Your Honor. Paano na-settle? Nasa akin pa nga eh. Gusto mo ipakita ko sa iyo, mga 30 ito eh. Pinalitan mo? Bakit ganun ka kasing makipag-negosyo sa kanila? Kawawa ang mga farmers. Kakasangkapanin nyo sila, meron kang taga-bili. Kasi titimbangin yan. Alam mo, kawawa ang farmers eh. I-issuean mo ng cheque pagkatapos tatalbog. Tapos pangiti-ngiti ka pa sa akin ngayon. Okay naman na ngumiti ka, kaya lang... Seryosong usapan to eh. Ano itong mga nagsitalbog na checking binigay sa akin ng mga farmers? I invoke my right for to remain silent, Your Honor. Ano? I invoke my right to remain silent. Nakita mo naman ang sagot, Mr. Chair, ano? Wala namang masama sa tinatanong ko eh. Nasa sa'yo kung gusto mong sagutin, pero nakikinig ang taong bayan. If you invoke your right to remain silent, nasa sayo yun. Pero kung ako ikaw, magsalita ka na lang. Kasi ang pinag-uusapan natin, nawawala ang sibuyas. Pero kagaya ng pinag-uusapan natin doon, kumpleto tayo ng supply. Ang problema sa inyo, tinatago ninyo. Marami pa ako itatanong kung hindi lang ako nagmamadali. Ngayon, tanong ko sa'yo, ayaw mo magsalita. Your Honor, that issue po is settled na, Your Honor. Kamukha nang nasabi ko kanina. O, salita mo lang yun. As far as I am concerned, marami akong hawak na checking. Ini-issue mo. Hindi ko malaman kung pinalitan mo na. Kawawa ang mga farmers eh. Oh. Kung nasettle na yun, dapat kinuha mo yung mga cheque. Pinalitan mo na wala na sa amin ang mga cheque. On record, Your Honor, meron po kami na proof na settled na po ito, Your Honor. O ano yung itinatago mo? Ba't tayo mo magsalita? For Your Honor. Ano? Po, sorry po, Your Honor. Wala po akong itinatago, Your Honor. So, bakit tayo mo magsalita? Why are you invoking your right? Sorry po, Your Honor. Your Honor, kasi that time po kasi... Matagal na kaya hindi ko po ma-recall yung naging operation po that time. Pero settled na po ito, Your Honor. Paano ka nakapag-i-import ng sibuyas? Binigyan ka ng permit ng BPI? Your Honor, yung aming corporation po ay binigyan po ng privilege to import po. Kasama po kami sa nabigyan po ng SPS ng ating gobyerno, Your Honor. Sino nagbigay sa inyo? Kung sinong agency po ang nagbibigay. Sino nga nagbigay sa inyo ng isang pribilehyo makapag-import ng sibuyas? Ang Bureau of Land and Industry po ay sila po yung nagbibigay po na kung saan po. Meron po bang representative ng BPI dito? Yung nagbigay po ng special privilege sa kanila para mag-import? Totoo ba yung sinasabi niya na binigyan nyo ng special privilege? Sir, hindi ko po alam yung sinasabi ng ano special privilege. Oh, yung po, salita mo laban sa salita ng BPI. Sorry po, Your Honor, nagkamali po ako. Nang ihingi po ako ng paumihin. Ang aming corporation po ay isa po sa nabigyan po ng SPS po. Ng, ano yung SPS, Mr. BPI? Sir, yun po yung sanitary and phytosanitary import clearance na kinakailangan po before makapag-import po. Sila ba qualified na mabigyan ng ganun? Sir, ang amin pong nabigyan ay mga registered at mga qualified. Si Miss Leia ba, Miss Lydia Cruz ay registered sa inyo? Sir, dati po na registered po sila. Ano ba yung condition para ma-register siya? Sir, the complete ano po, business permits, food safety clearances, compliances, and of course, sir, yung mga phytosanitary certificates po. Yun po yung mga kailangan. Of course, BOC documents.
Lehitimo siyang negosyante, kaya niyo siya binigyan ng ganong privilegio? Sir, kailan pa ba yun? Sir, around that time po, mga 2015 po hanggang doon. Pero sir, ngayon pong current anong ito ay hindi po, wala po akong knowledge na nabigyan po ang kanyang kumpanya. Hindi niyo tinitingnan kung yung kanyang pagbili sa lokal. Kasi maraming cheque ang tumalbog. Ah, meron akong hawak na mga cheque. Ibig nyo sabihin, hindi nyo tinutulungan ng mga farmers para makasingil sila nung panahon na yon, 2014, 2015, 2016. Sir, kayo nagbigay ng... Sir, sorry po. I was out of the country at that time. Nag-aaral pa po ako noon. O yun, puro ganun ang ating makukuha rito. 18, sir. Sige po, tsaka na lang po ako magtatanong. Salamat po. Maraming salamat po, Kong Dante Marcoleta. Anyway, we would like to also hear from our traders. May we recognize we have Titan Storage represented by Mr. Arnold De La Cruz. Sir Arnold, may prepared statement po kayo. Can I request from the page, pabigyan naman ng mic si Sir Arnold. Pasensya na, Sir Arnold, ha? Puno lang ho. But meron po kayong preparadong statement. Good morning po, Your Honor. Good morning, sir. Ang list ko lang po dito is yung stock inventory namin. Ah, sige po. Kasi po, nag-close po ang storage namin November 30. Dahil wala na hong supply kayo? Yes po. Uh-huh. Pwede ho bang ma-detalye lang ho ninyo yung proseso ninyo? Kayo po ay umibili sa farmers, simula ho doon. Tapos po, sa store ninyo, sino po ang kasunod ninyong bebentahan hanggang sa retailer ho? Sorry po, ang storage po namin ay hindi po namimili ng sibuyas. Facility lang po kami. So storage lang ho kayo? Opo. May mga umuupa ho sa inyo? Meron pong mga umuupa. So malamang po ay mga traders din po siguro to, mga farmers, to. Farmers, traders po. Sir, pwede ho kami makahingi ng listahan po? So ngayon po, stock inventory lang po yung dalawa. Sa susunod po, baka ho mahiling din po namin. Sige po. Para malaman naman ho namin yung storya din po nila. Sige po, Your Honor. Sige po. Salamat po. We also have a representative from Lagnet, Mr. Johnny Legaspi. Mr. Legaspi? Yeah. Ay, sorry. Ano pala? Thank
Mr. Legazpi, with your indulgence, inaayos pa ho yata ano, yung mic. Oh. Si Kong PD. Dito ka. Yes, we still wala pa tayong audio, hindi pa gumagana. Hello. Good morning po, Mr. Chair. Good morning, sir. I'm Johnny Legazpi po. I'm a member of LAGNET, Local Onion Growers National Economic Trade. I'm from Peñaranda, Nueva Ecija, Mr. Chair. Sir, pwede ho ninyong ma-detail yung ano, yung trader po kayo or may cold storage facility lang po kayo? Nakikreate lang po ako doon sa Sumitatan Cold Storage. Facility lang po nila ako. So, umuupo kayo? Yes po. Umuupo kayo sa kanila? Opo. So, sir, kayo namimili kayo ng sibuyas? Meron po ako patanim, sir, na, ano, na onion. And then, yung pong iba, pag po kinukulang kami, namimili po ako, sir. So, sir, pag namimili ho kayo, ito, sa pangyayaring ito, magkano ninyo pinamili sa farmers? Sir, nung ano po kasi yung trend nung last year, around mga 30 to 40 pesos po ang per kilo bili po namin, sir, nung pong time na yan, nung last year po. Tapos po, sino po ang inyong market pagkatapos po na sa after storage? Wala po, sir. Doon po sa storage, meron po mga bumibili po ng mga traders. Sila po yung mga buyer namin sa storage. Kaya po itong mga traders na napupunta, mga ahente po. So, hindi nyo kakilala ho yung mga ahente? Sir, ano po, matay po itong mga ahente, pag meron po kayong sibuyas, sila po lumalapit sa amin kung gusto nang magbenta. Then kung ano po, nagbebenta po kami. So, wholesaler po itong mga to? Yes po, meron po, opo, ma-wholesale po, sir. Pwede ho bang matulungan nyo kami na ma-ibahagi ninyo yung ano, kung sino yung mga wholesalers po ninyo? Kasi ang gusto po natin dito, ma-establish yung supply chain, ano, mula po sa farmer, mula po sa bibili po ng trader, sa cold storage, makatapos po, sino po bibentahan, hanggang umabot po sa retail market. Para maunawaan po namin yung anong mga pangyayari tsaka makita po namin yung mga presyo. So, pwede po Mr. Legazpi? Sir, yun po sa amin, nagbenta po kami nung May. Mga ano lang po, mga rolling po ng mga truck. Siguro nagbibiyahe po sila ng nagbibisorya. Then yung iba yata, barintabak. Ganun po. So, yun po yung mga bayar namin. Yun po mga mabihero po ng parting south at saka po ng Manila. Sige po. So baka po yung sa wholesaler na ano po natin, matulungan nyo kami. Makausap din naman po sila para marinig namin yung kanilang storya. So ano po, ano po kasi yung maristahan sa amin nung hindi po kasi alam na itatanong po itong ganito. Meron po akong listahan siguro nung mga bayar namin doon sa bahay. Pwede ko po kayong i-punish po ng copy nung ano, sir? Ayun, oho. Kahit naman hindi naman ho ngayon, yung sa susunod po. Pero magkano ho yung bentahan ho nun sa wholesaler? Sa nung pong time po sa ng Mayo, mababa pa po nun. 1,500 lang po ang talagang price nun eh. Pero mo pa nagbebenta ng 1,200. Depende po sa quality. Yung sa amin po, naibenta ko lang po ng 1,200 hanggang 1,500. Yung sa amin po nung time na yon. Pero pagkatapos po nun, sa pagkakaalam ho ninyo, pagkakuha po sa inyo, dadalhin din po sa cold storage po yon? Sa tingin ninyo? Sir, yung po, as far as I'm concerned po, yung sa amin, sir, pagkatapos po nilang bilhin, binibiyahe po nila. Diretso na sa retailer? Sa market po, sir, nila. Sa market na ho yun. Sige po. So patulong na lang din po doon.
Tsaka yung stock inventory po ninyo? Apo, apo. Hihilingin po namin yan sa inyo. Salamat po, Mr. Legaspi. Thank you po. From WBI, Ms. Kela Ortega, Corporate Secretary. Hello. Good morning po. Yes, good morning. I'm Kela Ortega, the Legal Counsel and Corporate Secretary of Will Builders Incorporated. Will Builders Incorporated is a construction firm specializing in constructing cold storages and food processing plants. Actually, one of some of our clients are here. We built Kasamne as well as Titan po. And as we built cold storages for our clients, we decided to construct our own, which is now WBI Union Cold Storage, located at San Jose Occidental, Mindoro, Your Honor. We have been operating the cold storage for around 8 years, Your Honor. Last year was the second time we ever had a complete, our capacity was completely filled. We the last of our stocks were already the last that was stored in our storage was withdrawn at December 14 last year, Your Honor. So by December 14, attorney, it was fully consummated, your yes, stocks? Yes po. Usually po kasi December, we have maintenance po. So until now, we don't have stocks yet, Your Honor. Our cold storage is under maintenance and construction. And your clientele are majority traders? Majority farmers, Your Honor. The reason why we put up our storage is to help farmers store their own onions instead of immediately selling it to the traders or buyers, Your Honor. Okay. That's very interesting. Yes. Chairman, I just want to get the point of clarification. In our last hearing, was this the storage facility that we were referring to that was unregistered? Categorized to be unaccredited. Unaccredited, no? IBPI. Yes po. We actually just found out after watching the last committee hearing about the fact that we were not credited, and we asked the person who was monitoring us from BPI about accreditation, and they also said that they did not have any idea about it, about the necessity for licensing. And so we just searched the net, and then we saw that there was actually a need to apply for a license. So we're currently processing our documents in order to apply for the said license, Your Honor. Yes. In fact, Honorable JJ Suarez, they were categorized to be unaccredited. But when they presented a document, showing a map of their cold storage facilities, we found two, WBI being one, which is unaccredited, categorized as unaccredited, but they are recognized by BPI as a cold storage facility. They are being monitored. So anyway, yeah. So briefly, Director Glenn Panganiban, yes, can you at least shed some light on this? Good morning, sir. Sir, dun sa ating pag-register or pag-accredit po ng cold storage warehouses, from our Plant Product Safety Services Division, ina-accredit po natin siya for food safety. So mostly, sir, nandun sa list natin is more on imports kasi po yun yung mas na ano natin. But I think for local, ngayon pa lang po talaga tayo nagsisimulang mag-ramp up ng ano at mag-encourage na magpa-accredit even ng mga local warehouses po, sir. Mr. Chair, can I just have one point? I'll just set a question lang to the Attorney Ortega, no? You mentioned in your statement that your warehouse
during the month of December was filled to the brim? Was that the term that you used? No, po. We already, all of the stocks in our cold storage was empty po by December 14, Your Honor. December 14. But yes, you said you also mentioned that they were full prior to being empty. Yes, the first time we filled our capacity. The first time your capacity was filled. That was at least at around when harvest season, Your Honor. During harvest season, our clients filled deposited their onions during that time, Your Honor. And then we achieved full capacity. We base our full capacity in at one point at a year. Yung lahat po ng slots namin na may nag-avail po. Yung okay. Po yung basis namin. Wag kang masyadong maano. Ay, sorry. Relax ka lang. So, nagulat ka na punong-puno kasi first time ka mo na napuno yes, yung mga paglalagyan ninyo. Hindi ko po kasi kabisado yung storage facility ninyo. Pag sinabi niyo yung puno, ilang tonelada yon? Para masabi niyo yung puno yung cold storage facility ninyo. Since last year po, nag-install po kami ng racking system. So, right now, yung full capacity namin is 350,000 bags po, Your Honor. 350,000 bags. 350,000 bags. That's how many metric tons? Around 9.4, Your Honor. Huh? 9,450,000. 9 million? Hindi naman 9 million. No, sorry, Your Honor. 945,000, Your Honor. It's been corrected. So 940,000 yes, Your Honor. Metric tons. Yes, Your Honor. So sa panahon ng fourth quarter of last year, punong-puno yung inyo, sinabi ninyo. No, Your Honor. Usually what happens in a cold storage, Your Honor, is our clients slowly withdraw their storages, yes, Your Honor. And but there so, was a time that it was full. At the start, Your Honor, at around, can I look at the record or inventory, Your Honor? With the permission of the chair? Yes, please, attorney. Yes, po. Yes, attorney. We were filled by at around May. During harvest season, some of our clients already slowly withdrew their onions, Your Honor. Actually, around March 24, 100 bags withdrawn. So, throughout the year po, ni-withdraw po yung store, yung sin-store na onions. Sa amin naman po kasi is, we don't like our clients to store too long sa storage namin. So, actually, by October, nagtumataas po rates ng storage namin per month. Kasi ang mahal po ng kuryente sa Mindoro. So, if they store too long, they end up incurring larger amounts of storage fees. So, marami po sa kanila nag-withdraw. So, but there was a point you mentioned in your statement that your facility was filled. Yes po. Okay. Around what month would that be? May or on no March kasi nag-withdraw. March nag-withdraw ng 100. Lahat ng clients technically nakapasok by May. By May, Your Honor. Harvest year. Okay. During harvest season, Your Honor. Okay, thank you. And then December, you mentioned
you went into maintenance and yes, your currently warehouse. Under maintenance pa rin po, Your Honor. Okay, thank you. Just point of clarification. Yes, thank you, attorney, and thank you. And last, Mr. Chair, before I let the lawyer go, doon sa mga kumukuha at nag-iimbak at kumukuha sa inyo, sinabi niyo puro magsasaka lang o may mga traders din? There are some who are traders. There are also farmers who trade as well. So we can't really classify strictly traders and farmers. Pero since our company policy is to help first the farmers, majority po ng clients namin farmers. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. Di ba magpalab? Clarification. Yes. May I know the nature of the concern of the Honorable P.D. Barzaga? May I be permitted, Mr. Chairman, to clarify regarding the statement made by the Corporate Secretary and lawyer of WBI called Storage? Yes, but if I may request it to be brief, we do have one more storage facility and cooperative with us that we would want to hear also from. And I think BPI would like to clarify something with regards to the data collections, tulad ng hiningi po natin ng last hearing. So briefly, Kong yes, PD. Yes, Mr. Chairman. Base sa sagot, 945,000 metric tons ang capacity ng cold storage ng WBI. Is that correct? Yes po, Your Honor. 945,000 metric tons, Your Honor. Can you, masasabi mo ba? Oh, wait, can I double check, Your Honor? No, it's 9,450 metric tons. 9,450. Sorry, Your Honor. Ano na? 9,450 metric tons. 900,000 9,450 metric tons, Your Honor. I apologize. 9,000? Yes, Your Honor. 450 metric tons. Yes, Your Honor. Okay. Ang follow-up question ko, ano ang mga ini-store dito sa inyong cold storage na may capacity 9,450,000 metric tons? Onions lang po, Your Honor. Onions lamang. At ito bang onions, sigurad, ito ba ay imported or local? Local exclusively, Your Honor. Paano manalaman na ito ay local at hindi exclusive? Usually po yung clients po namin, yung farmers po, nagsistore mismo nung onions nila sa amin. And if ever, usually po, kasi under our contract po, they warrant na they only store, ano, Your Honor, local. Although under your contract, there yes, is Your Honor. A warranty na ang i-store lamang ng mga farmers ay locally produced onions. Yes, Your Honor. You cannot determine whether or not sinusunod to ng farmers o hindi. Yes, Your Honor. So it's possible as a lawyer na posible na ang kontrata nyo ay local onions pero ang in-store nila sa inyong cold storage ay hindi lang local kundi imported. Is that a possibility? Your Honor, kasi in storing their onions, we usually check the quality of the onions and usually if the onions came from or imported, there's a difference in quality, Your Honor. And you have the capacity to determine the difference in quality between the local and imported onions? Your Honor, kapag imported kasi, binibiyahe pa po siya. So, binibiyahe mula saan? From, since import, Your Honor. From kasi niyo, walang binibiyahe? Only, no, Your Honor. Only, for example, a farmer wants to store their onions in our storage. We lend them our trucks. So they can, from their farm lot, we can transport their onions to our storage facility, Your Honor. Okay. So, in the next scheduled hearing, I would just request na kung pwede,
dalhin mo ang lahat ng mga farmers, growers, pati na ang mga korporasyon na naging kliyente nyo na ini-store sa inyo ay locally produced onions. You can do that? Your Honor, that would be asking us to fund the flights of 400 plus farmers, Your Honor. Pardon? That would be requesting us to transport around 400 farmers from Mindoro to here, Your Honor. No, ang hinihing ko lang yung listahan. Listahan? Oh, we already submitted, Your Honor. Ng mga farmers at kooperatiba? Yes, Your Honor. At saka corporations? We submitted, Your Honor. Meron na ba? At pangalawa? Yes po, Your Honor. Can you determine kung saan nang galing tong mga onions na to? Most from Mindoro, Your Honor. Mindoro? Yes po. Okay, we'll verify that. Whether or not that locally produced onions in Mindoro would total 9,450 metric tons or how many millions of kilos? 945,000 plus 3 zeros, that will be equivalent to 9,450,000 and 100. And another question, gano'ng katagal ito ini-store sa inyo? It depends po sa depositor, Your Honor. Average, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan? 6 to 8, Your Honor. 6 to 8. At syempre, kaya natin in-store, you know, paripak, na inaantay muna nilang tumaas ang presyo. Otherwise, kung they are willing to sell it immediately, they don't have to store for 6 to 8 months. Will that be a correct assumption? Your Honor, they need to store the onions because nasisira po siya kapag inisip niya. Alam natin na nasisira ang onions. Kaya kinakailangan nating i-store. Sa madaling sabi, ang storage is 6 to 8 months. Tama ba ang konklusyon na 6 to 8 months sapagkat inaantay muna nilang tumaas ang presyo based on your experience with your clients? Yes, Your Honor. Usually they wait. They wait? For what? For a good increase po in price. Okay, just for the record, magkano ang halaga ng storage ng isang kilo ng onion sa loob ng 6 na buwan, magkano chinacharge nyo? Yung average sa whole. Sa 3 months lang yata. Your Honor, we compute per bag. Per bag is 27 kilograms. And so that's until October, around 11 pesos, Your Honor, per bag. For 1 month, 11 pesos? No, until October yun, Your Honor. Ilang buwan yun? 7. Around 7, Your Honor. Around 7 months. So there will be an increase of 27 pesos for 7 months sa 27. How much is the increase? How much your storage? Just for the record? Sa 27 kilos per bag? Isang bag ilan? 270 until October per bag, Your Honor. 270 pesos? Per bag, yes, Your Honor. Bag. Yes, Your Honor. And per bag covers 27 kilos. For us, Your Honor. So sa madaling sabi, 27, 270, the cost will be 10 pesos per kilo. Yes, around that much, Your Honor. Around that much. So nag-i-increase ang presyo ng 10 piso. Okay. For the cold storage only. Yes, Your Honor. Okay. Thank you very much for that information. Yes, thank you, Honorable P.D. Barsaga. So, para patapusin na muna natin yung tatlo na lang na papakinggan po natin. We have the representative of Bonena Co-op, Multipurpose Cooperative, Chairman Mr. Israel Reguyal.
Sir, good morning. Sir, wala ho yung mic. Hindi ho... Page... Pasensya na po, Mr. Reguyal. Ha? Medyo short tayo sa mic. Sige, sir. Please proceed. Good morning po sa inyo lahat. Good morning po, Your Honor. Good morning. Sir, may prepared ano kayo? Statement? Wala naman ho. Wala naman po. Baka, sir, malatag nyo sa amin yung inyong nature ng inyong kooperatiba. Ano po ang sistema na ginagawa po ninyo sa Sibuyas? Pwede po ba magkwento ng kahit po konti? Sige po. Oh. Sir, padagdag na rin sa kwento. Kunyari ho, may bili kayo sa farmers, magkano ho ninyo binibili? Yung mga detalye po na yon. Hanggang po sa kung may umaabot kayo sa mga retailers, magkano din po yon? Una po sa lahat, ipinakikilala ko po sa inyo ang Brunena Cooperative. Ang Brunena Cooperative po ay in-establish po 31 years na po kami existing dito po sa kooperatiba. Ako po ay naging chairman nung pong namatay ang aming original na chairman. Yun po ay, kung di po ako nagkakamali, 2015. Ang totoo po niyan, ako po ay isang typical na magsasaka. Marunong po akong mag-araro, marunong po akong magsuyod sa bukid. So lahat ng land preparation, expert po ako. Pati po sa pagtatanim ng sibuyas. So ako po ay na-encourage lang po na magbenta po ng sarili po naming ani nung pong mga month of, nung pong mga time po ng year po ng 2012 patas po. Kasi po nung time na yon, masyado pong mababa ang presyo ng sibuyas. Kung di po ako nagkakamali nung time po na yon, doon po ako tinamaan ng todo dahil ang bentahan lang po ng sibuyas noong time na yon ay nasa mga 8 pesos sa 6 pesos po. Ganun po ang presyuhan. So noong time ang akin po kasing sinasakang lupa ay mahigit po nasa mga 40 to 50 hectares po ang sinasaka po namin magkakapatid, mag-aama. So ito po yung aming sinasakang lupa. Kaya po, karamihan po sa mga buyer sa Bungabong, kami po ang tinatarget kaagad na puntahan dahil malaki po yung volume po na amin pong inaani. Kaya nga lang po, nung time po na yon, hindi pa po kami marunong magluwas po ng sibuyas sa Maynila. Lahat po ng buyer namin, puro galing po ng Maynila at doon po lang namin ibinebenta ang aming sibuyas. Hanggang sa dumating po yung time na naging pangulo po si Pangulong Duterte, nagkaroon po kami ng pagkakataon na pumunta sa Department of Agriculture at doon po naman kami tinulungan nung nakaraang administrasyon sa pamamagitan po ni Secretary Piñol. Kami po yung kauna-unahang kooperatiba na tinulungan po ng rehimen po ni Pangulong Digong. Kami yung kooperatiba na ipinakilala kami sa mga iba-ibang mga institutional buyer. Katulad po ng Maxes, Group of Company, ng Jollibee, lahat po, marami po itong SM. So, bilang magsasaka, marami po kaming natutunan sa pagsusupply po dito po sa mga institutional buyer. Natutunan po namin makipag-usap hanggang sa dumami po ng dumami na rin po ang aming kliyente. Kaya nga po, bilang magsasaka, pumasok na rin po yung pagiging traders namin. Yung sarili naming ani hanggang sa ibinebenta na rin po namin sa aming dito po sa Maynila. So yun po ang aming kooperatiba.
Sir, majority po ba ng inyo, may members po kayong farmers? Ay, opo. Karamihan po ay farmers. Karamihan po ng aming member ay mga onion farmers po. Namimili rin po kayo ng sibuyas sa ibang mga lugar din ho. Ganito po ang nangyari po sa amin, kumuha po yung sinusupply namin sa mga institutional buyer, kinukulang na. So ang ginawa po namin, yung mga kulang, binibili na rin po namin ngayon sa ibang mga farmers. Ganun po ang nangyari po sa amin. Magkano naman ho ninyo binibili? Maganda naman hong presyo ninyo binibili sa farmers. Opo, competitive naman po yung presyo namin dahil nga po kasi pag minsan pa nga po ang ginagawa namin para makuha namin yung sibuyas, nagdadagdag kami ng piso, 2 piso. Ganun po ang ginagawa namin. May cold storage facility rin po kayo? Ano? May... Wala po. Actually po, ang Bunena Cooperative po ay kasama po sa federation po ng isang malaking federation po sa amin ng Kasamni po. So sa facility ng inyong ano, storage, saan po ninyo... ang amin pong na storage sa Kasamni po ay nasa more or less po nasa mga kulang-kulang na 8,000 bags po. Ang totoo po niyan, marami po yung naipamili ko pong sibuyas nung nakaraang taon. Ito po siguro wala. Ito rin po kasi minsan ay dulo ko na rin po sa BPI po ito. Na ako po ay nakapag-storage po ng 128,000 bags na sibuyas. Sa cold storage po dito po sa Marilao at awa po ng Diyos lahat po ito ay nabulok. At kung hindi po sana ito nabulok, baka palagay ko po hindi po masyado tayong kinapos sa sibuyas. No. Sir, kailan po ito? Kailan nangyari po? Ito po 2022 lang po. Itong March, April po nung amin pong binili ito sa... Anong government facility po yun? Galing sa DABPI? Ang nangyari po kasi, Your Honor, napuno na po lahat ng storage. Wala na po kaming mapaglagyan. Ngayon, naghanap po kami ng private company na cold storage para doon po ilagay. So, yun po yung aming sibuyas po na nakalagay puro sa may... Royal Cargo sa Marilao, Bulacan po. Sino po yung cold storage facility na yon? Ang alam ko po ito ay isang foreign company po eh. Royal Cargo po. Royal Cargo po yung pangalan. Sige po. Yes, the Honorable Minority Leader Nonoy Libanan. Ginoong Reguyal. Opo, sir. Bakit po ba nabulok doon na naka-storage naman po siya? Actually, Your Honor, ito po ay nagfile na po kami ng kaso sa kanila dahil po ito ay sa amin po pagkakaalam ay dahil po sa kapabayaan nila na overcome po siya na sobrahan po sa lamig, nagyelo po yung sibuyas. Na-recover niyo ba yung investments ninyo? Hindi nga po eh. Ang problema pa nga po namin, gusto po na inilabas po namin yung sibuyas nang itinapon na lang po namin sa basurahan. Ganun pa man po, nagbayad pa rin po kami ng storage fee. Magkano ang amount no ng nabulok na sibuyas lahat? Pakiulit niya po. Magkano po yung total halaga ng nabulok na sibuyas? Doon po sa aming kiniklaim, inaabot po ito ng almost 168 million po. Magkano per kilo yung kiniklaim nyo, yung basihan? Karamihan po kasi sa mga depositor po na ito, ito po yung mga farmers din po na kawawa. Na ang sibuyas po nila, instead na ibenta, isinama po sa akin dahil po nung time na yun, 8 pesos, 12 pesos lang po ang sibuyas. 8 pesos, 12 pesos? Opo. Per kilo? Ito yung umabot ng mga 750, tama po ba ito? Nagkakawalan na ng sibuyas. Dapat po sana ito aabot sa month of, kahit po siguro mga month of October, kaso nga po hindi na nga po siya umabot dahil nga po wala na pong naging saysay. Hindi ka ba nag-iisip na may nang sabotahe sa inyo na masira yung mga napakaraming sibuyas po ninyo? Ay, palagay ko po, nakita ko po rito doon sa akin pong pagkaka-analisa.
lumalabas po na yung company may kapabayaan. Dahil kasi alam niyo po ang sibuyas, napakasensitibo. Hindi po siya po pwedeng mag-negative ang -2, -3 ang temperature niya. Eh ang nangyari po, nung nakita po namin ng mga around May, June, ang temperature po namin nasa -3, -5. Kaya po alam po namin nalaga siya. Thank you. Mr. Rial, kilala niyo po ba si Miss Lillian Cruz? Ay, opo sir. Opo, Your Honor. Nagkikipag-transact din po siya sa inyo? Hindi ko po makakalimutan, opo, Your Honor. Bakit hindi mo makakalimutan? Eh, siya po lumugi po sa akin na napakalaki eh. Na hindi niya po ako binayaran eh. Pero itinatanggi niya po niya yun dahil nga kasi unang-una, ang transaction po kasi namin by phone lang. Kasi ito po yung time na 2012, nag-uusap po kami sa phone, oh, deliver mo ako sa ganitong storage. Oh, lagyan mo ito. Ako naman po, lagay. Lagay ako. Kasi nga po, yung mga farmers po sa amin, nakakayag po sila na mag-sumama sa akin dahil nga kasi, medyo maganda po yung binibigay niyang presyo noong time na yon. Dahil nga po noong time na yon nasa 8 pesos, 12 pesos, bibilin po niya ng 15 pesos. Siyempre po, mataas po yung presyo kaya doon naman po kami naglalagay. So wala pong naging problema noong 2012 eh. Smooth selling po, kumbaga. Ang nangyari po, nabayaran lahat. Kung di po ako nagkakamali 2013, umulit uli. Di akala ko po, ganun uli ang mangyayari, tawag-tawag. So, nakapamili po ako ng almost 80,000 bags na sibuyas na nakapangalan po sa kanya. Ang problema po rito, ang nabayaran lang po rito, nasa mga 15,000 bags lang po ang nabayaran. So, ang nangyari po yata noon, nagkaroon po ng investigation sa Senate. Yung po mga taga-bungabong na nagre-reklamo rin sa baba ng presyo, nagsumugod po ngayon doon. Itong sila Sir Celestino, alam ko po, napuntahan po ngayon doon eh. Noong time po na yon, may utang po siya. Ang pagkakaintindi ko po, mayroon po siyang pananagutan sa akin dahil nga puro sa ibinigay ko si Buyas. So, nung pagbalik po rito ngayon, nabalitaan ko na lang po na yung mga taga-bungabong po na taga-ro sa amin, binigyan po pala niya ng pera po para po bumili ng sibuyas. Para lang po siguro, ako po, ang pagkakaintindi ko ron, kung mga siya iniimbestigahan, para hindi magreklamo itong mga taga-bungabong, sige, bilhin ko na lang yung sibuyas niyo at nang matahimik na kayo. Pero ang totoo po niyan, ako ang nasakripisyo, hindi ako nabayaran. Nasa almost 30 million po itong nawawala sa akin. Kaya po ako, sa totoo lang po, alam po ng mga taga-bungabong, nagbenta po ako ng lupa, 40 hectares po ang binenta ko. Ibinenta ko po yung property ko sa harapan ng munisipyo para lang po mabayaran ko yung mga farmers na pinagkakautangan po ng sibuyas. Dahil lahat po ng sibuyas na yon ibinigay po sa akin ng walang bayad. Ganun po, Your Honor, ang pagkakilala ko kay Leia Cruz. Yun ba yung last transaction niyo sa kanya? Yun na po. At hindi na po mauulit. Yung sir, ganito po ang nangyayari. Ito po, sasabihin ko na po yung nangyayari. Para po magkaintindihan na rin tayo. Para total, ito na naman isang kon eh. Ang isang modus po na mabigat dito, ganito. Pupunta po siya sa pagpanahon po ng bilihan sa storage, ang gagawin po niya, bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Ano po ang dahilan no? Bakit niya po binibili? Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmer sa Kasamne, wala na pong magre-reklamo na paano mag-iimporta tayo kasi wala nang sibuyas sa farmers kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga, nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang tinutukoy niyo na bumibili lahat? Ayan po si Leia Cruz po. Si ngayon po, pagka po nabili, ituloy ko lang po yung kwento ko, pag nabili na po ang lahat ng sibuyas,
Ito na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. So alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Mr. Yeah, Chair. Pwede po bang sabihin kung sino ang kakunsaba niya sa Department of Agriculture na... Pwede po naman siguro, Mr. Honor. Kaya alam po, hihingi po ako ng executive session. Para po sana mapangalanan ko lahat para magkaintindihan tayo lahat dito. Marami po akong alam na nangyayari. Mr. Chairman, I move that we conduct an executive session so that the witness can tell this committee on what is really Mr. Chair, happening in the state of garlic and onion in our country. Napaka-importante po ito. So I move, Mr. Chair, before we act on the motion, can we just instruct the COMSEC to check if there's a room available already? I think naman everybody is in supportive of the position of the minority floor leader that we conduct an executive session given the enlightening statements of a resource person. So I do second the motion of our minority floor leader, Mr. Chair. Okay, so any objections? Okay, before the chair rules, the Honorable Stella Kimbo. Okay, so there is a motion to conduct an executive session being duly seconded. Any objections? Mr. Chair? Mr. Chair? Yes? It's Kong Vergara, sir. Sorry, Kong Dia. I thought you were here. Sorry. Before we go on the executive session, could we just ask Mr. Jojo Celestino to answer some clarificatory questions that are related to the previous hearing? Mr. Reguyal, kasama ho ba ninyo si Mr. Celestino sa nabanggit ho ninyo na familiar po sa sitwasyon? Actually, Your Honor, si Mr. Celestino, po, magkakilala lang po kami, magkabayan po kami. Pero yung pong mga nagpunta puro sa Senado nung time po na yan, hindi ko po sila kilala. Nababanggit lang po yung pangalan niya na isa sa sabinigyan po ng pera pambili nung time na yun. Okay, sige. Thank you. Kong Ria, I do have to rule on the motion, but we can get back to Mr. Celestino later on. Yes, Mr. Chair. So there's a motion. Yes, sir. Seconded. Any objections? There being none, the motion is carried. The motion to hold an executive session is hereby in order. And may we direct the COMSEC to ensure that we have a room that we can transfer. Meanwhile, Mr. Chairman, we'd like to request our resource speakers to just stay put, so that we can call them one by one and we can hear their testimonies in an executive session if necessary. Yes. So right after the executive session, we could deem to continue. Yes, we will continue. This hearing. Mr. Chairman. Tatawagin lang namin pa isa-isa para hindi magsabay-sabay. Para marinig po namin. At dito lang po kayo. Wag umalis. Okay na. Mr. Chairman, kasi ganito, may kanina kasi parang magsasalubong yung sa kasamni. Ngayon yung vice president ng kasamni. Now his name was also mentioned. Now maybe after Bonilla, we will also check if the vice president of kasamni is also willing for an executive session, Mr. Chairman. So ano lang, si Mr. Reguyal lang ang ating pong kasama sa executive session. So session, this hearing is suspended. Mr. Chair, before we suspend, Yes. Before we suspend, just point of
order for everybody. Comsec has informed us that there's a room available downstairs, Nograles. So I'm proposing this as an option to the members. Yes, we will conduct an executive session, but instead of us moving down, maybe we can have the resource persons move to the Nograles, then isa-isa na lang natin silang tatawagin dito sa taas. Kasi, Clarification lang. Clarification, Mr. Chair. Aside from Mr. Aside from Mr. Reguial, are there other resource persons who wish to have an executive session? And if they want to have an executive session, what is the reason why they want to have an executive session? The query of Congressman Verstaga, Mr. Chair, I believe that it would be to the best objectives of the committee that we can invite our resource persons individually in executive session. But only those who are willing. No. Anyway, let's do a list. Sino ang may mga gustong sabihin in executive session ang gusto ang tinatanong po natin. Mr. Reguial, nabanggit po ninyo yung kasamne. Meron po ba kayo, sir, na mga gusto pong isiwalat sa executive session? What about Leia Cruz, Mr. Legazpi? Mr. Javan, certain Mr. Legazpi of kasamne. Mr. Legazpi, if you want. And Mr. Chair, yes, Mr. PCC also indicated to us in the previous hearing that they also are willing to share information in executive session. Okay, may I hear from Chairman Mike Aguinaldo? Yeah. Good morning, Your Honors, and Happy Valentine's. Happy Valentine's. I think that was the representation made during the last hearing. There might be some, it's an ongoing investigation, even up to today. There might be some sensitive information. So if the committee would want to see what we have so far, we'd be willing to do it, but in executive session. Although, pwedering hindi pa muna because we're still gathering a lot of information as it comes in. But thank you for that, Chairman Mike. NBI? Good morning, Mr. Chair. We have already submitted our initial report yesterday via email and the hard copy just a while ago. So everything is there. So if there are any questions, we are open. So no need. Nika, do we have a representative? Yes, Mr. Chair, our information have been submitted to the SDGEI, which the SDGEI said they have submitted to. Okay, sige. So ulitin ko lang po, Mr. Legazpi, may gusto po ba kayong ibahagi po sa amin sa isang executive session? Nabukod po kayo, solo po kayo. Para matulungan naman po natin yung masiwalat ang katotohanan po sa pangyayari. Sir, pahingi paano yung mic? Ayan, okay na po. Mr. Chairman? Yes, the Honorable Minority Leader, Libanan. Si Ms. Lilia Cruz? Of course, si Ms. Lea Cruz. Gusto mo bang magsalita din sa executive session para maipahayag mo yung salobin mo? Your Honor, kung magkakaroon po ng pagkakataon, I'm willing din po, Your Honor. So, Mr. Chairman? So, isasama na rin namin kayo para masagot din ninyo yung mga nabanggit po sa inyo. Yes, the Honorable P.D. Barzaga. As Leia Cruz is concerned, if there will be an executive session, will Leia Cruz be stating or would be giving sensitive statements which would be necessary in order to assess the present problem pertaining to onion industry and which information cannot be disclosed publicly before this committee? Ms. Your Honor,
I-clarify ko lang po na ako po yung naimbitahan nyo bilang isang resource persons at para po magkaroon po ng enlighten dito sa situation, dito kung paano ba ang hindi iligaw yung pagtaas ng presyo ng ating sibuyas. Apo, at ako din po ay nanghihingi sa inyo ng pasensya kasi po ay ako ay alam naman po natin na ako po ay kasalukuyan po kaming may dinidinig ngayon sa kagalang-galang na hukuman na Regional Trial Court at sa Sandigan Bayan, Your Honor. Particular ba ito sa issue natin ng sibuyas na hoarding ngayon? Hindi po, Your Honor. Hindi naman po, Your Honor. So, ang lagay naman namin ay yung issue ng hoarding ay pwede naman natin isiwalat. Particular sa pangyayari nitong nakaraan lamang. Maraming salamat, Your Honor. Gusto ko lang po maklarify din po, Your Honor. Salamat po. Mr. Chairman, may tanong lang po ako. Ano po ba ang pangalan nila? Leia or Lilian? Lilian Cruz, palayo ko lang po. Lahat naman po tayo, meron po tayong tinatawag kung saan tayo kinikilala. Anong tunay na pangalan mo? Lilia po, Lilia. Lilia, Your Honor. Lilia po, Your Honor. Yes po, Your Honor. Kasi minsan, Leia yung tinatawag. Thank you. Mr. Chair. Yes, the Honorable Stella Kimbo is recognized. May we ask Director Panganiban of the BPI if he is also willing to share confidential information through an executive session? I would be ready po if you ask me for information that will help. Depends on you whether you have confidential information to share with us. Yes, ma'am. Which is relevant to But I don't have anything to divulge, ma'am. I'm here as a so. But if there's anything that you will ask from us from the Bureau of Plant Industry, we will be. Oh, in which case we'll do that publicly. But there's nothing that you wish to divulge to us in executive session. Wala po. Thank you. Mr. Chair. Kasama ka, Ms. Leia Cruz. Yes, fine. Sa executive session. Yes, Your Honor. And you will be disclosing to us sensitive information, confidential, which could help us in solving this present issue. Yes, with regards with the onion, Your Honor, I'm willing. Regarding ano ang sasabihin mo tungkol sa onion? How the onion industry works? Mr. Chairman. Because we have to clarify, insofar as executive session is concerned, it is only necessary if there is national interest involved. Eh kung sasabihin lang naman niya kung paano ang pagbebenta ng sibuyas, wala naman siyang sasabihin, ito ang mga tao itong nag-hood, ito ang mga tao itong nag-i-smuggling, walang pangalan, it's useless for her to be in the executive session. Yun lamang ang tanong ko. Your Honor, I'm willing to cooperate po. To cooperate. Mr. Chair? Yes, the Honorable Arlene Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, meron pa bang mga magsisibuyas na interesado na umupo para sa executive session? Natatakot or anything? No? Mr. Chairman, yung yes, Vice Chairman ng Kamani, Mr. Chairman. Yes, natanong na po natin. No, it's Mr. Degasbe, but... The Vice Chair of Kanami, are you willing? Yes, nabanggit namin kanina. Wala naman yatang... Sir, wala po kayong gustong sabihin na sa executive session? Actually, sir, abayad po ako ni Mrs. Leia nung 2010 pa po yun eh. Actually po, yung sibuyas ko po ay kinuha niya nung sometimes in 2010. Ang nag-ahente po nun si Chairman Yonis ng Bunena. Ang aming pag-usapan through Chairman Yonis, nasabi daw po ni Ms. Leia ay ako mababayar na ko ng December. And then hanggang umabot po ng Marso yung payment niya sa akin, hindi po ako nabayaran. Pero nung Marso po, na full payment po sa akin. Sige po, so wala na po kayong ibang sasabihin na ho? Wala na po. Sige yung po. Bayad naman po ako. Oo. Sa kasamni, representative po natin na... Sa amin po siguro parte sir, wala na muna po siguro kaming... Wala na po. Oh, sige po. Maraming salamat po. So si Mr. Reguel lang. At saka si Ms. Leia. At si Ms. Leia. Just for the clarification, Mr. Chair, will it be correct that although these two persons would be the subject of executive session, after the executive session, they can still appear here as a resource person without disclosing what information was given
during the executive session. Yes, so we could continue with that. So makatapos po ng executive session, interest po natin yung mababanggit po nung dalawang panig po. So wala, pinayagan mo na yung last. Okay. Mr. Chairman, para lang sa clarification ng lahat, ang committee ay gustong gumawa ng tamang report in aid of legislation kung paano natin mahihinto itong hoarding, smuggling, at magtulungan na po tayo dito para may eksaktong information tayo at may recommend natin sa ating executive department at makagawa tayo ng tamang batas para malunasan ang problemang ito. Tama po. Thank you po, Minority Leader Libanan. Mr. Chair, before we, you know, before we suspend for executive session, I would just like to withdraw my earlier motion that we remain here. I think it would be better if a resource persons would remain here at tayo na lang yung pupunta sa executive room. Tapos, bahala na po yung COMSEC tumawag doon sa ating mga resource persons para sa individual executive session. Confession. Yes. Yes, so at saka, may we acknowledge the presence of the Honorable Janet Garin. So pakiusap po sa ating resource persons, pakikinggan lang po namin yung sasabihin in executive session ni Mr. Israel Reguyal at saka ni Ms. Lea Cruz. May I request that we remain here? We remain in this room until we finish the executive session since we will be continuing our inquiry. Thank you for your time. Mr. Chair, can we just make sure that lunch will be served so that our resource persons will be comfortably waiting for us? Yes, okay na yung lunch. Oh, thank you. So with that, hearing is suspended.